Pero sabi mo kanina, ang sinasahod mo sa call center, 10 to 12,000. Ngayon? In total po, roughly 40 to 45,000. Nice. Yes. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's Dearly Plinky Liamzon. And today's vlog, syempre, alam niyo na to, something inspiring na naman na story from one of my students na from learning ng Facebook advertising and ngayon, nag-work niya siya as Facebook media buyer. And kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel at hindi mo pa alam kung ano ang online jobs, online freelancing, or Facebook advertising, ako ay nagtuturo ng Facebook advertising para sa mga gustong magtrabaho online, specifically as a Facebook media buyer. Meron akong kinrate na free training para sa'yo, para malaman mo kung ano ba yung mga basics, ano ba itong online jobs, online freelancing, or Facebook advertising na tinatawag. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky, as well as follow mo ko sa ibang social media accounts ko, sa Instagram at Dearly Plinky Liamzon, on TikTok at Dearly Plinky Liamzon, and of course, ito sa aking YouTube channel. Huwag mo kakalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated kapag meron akong bagong vlogs and like ito, mga something inspiring stories na galing sa aking mga students. So, si Ems ay nag-enroll noong May 2021 and nagkaroon siya ng part-time client August 2021. 3 months bago siya nagkaroon ng client. Yung full-time niya na client ay nakuha niya noong October 2021. Hanggang ngayon, na January 2022 na, titingnan natin kung nagbunga ba yung pag-aaral ni Ems ng Facebook advertising. Siyempre, for sure, meron kang ginagawa before Facebook ads. Pwede mo ba kami kwentuhan? Ano ba yung ginagawa? Dati po akong call center agent. Dito lang din po sa province namin. For 3 years customer service, I have to travel ng maaga kasi hindi na po 24 hours yung biyahe. Tapos matutulog pa po ako sa office. More of my time po talaga, nasa labas ka instead of nasa bahay ka na taking care of your child kasi I'm a single mom. Nakakain lahat ng oras mo na nasa labas ka kasi hindi babiyahe ka ng isang oras. Minsan malalampasan ka ng bus, hindi ka kaagad nakakauwi. Since baguhan po ako noon sa call center, roughly around 10,000 to 12,000 yung sinasakot ko monthly. Full-time siya. Upo, 8 hours. Yung 3 years na yun, Ems, nabutan ba ng pandemic? Hindi po. Oh. Kasi after po doon na magtrabaho, and then I had to decide na mag-resign kasi nga po yung father ko po had a stroke. I have to take care of them as well. I-assist ko po sila. And then for that 2 years, kumula nga ng pandemic hanggang sa lalo ko kayo, nasa bahay po talaga ako, nag-assist po sa kanila, tapos sa anak ko rin po. Dumating po ako sa point na naghahanap po ako online kung paano magkaroon ng trabaho na nasa bahay. Kalamgas na nauso nga po si work from home, mga online job ko. Tapos it happens na meron tayong common friends. Kung ba patotoong estudyante niyo po, i-approach po sila. 2 of them actually po. Sabi nila, sobrang worth it na mag-enroll. Right away po, birthday gift po sa akin ng partner ko. Na, so nag-enroll po ako. Yung iba kasi nakikita ko sa TikTok. So ikaw, meron talaga tayong common friend. Okay. Kaya naman, medyo naging credible naman ako agad sa'yo. Kasi common friend naman yung nag-refer. Bakit mo naman naisipan na pasukin itong mundo ng Facebook advertising? Una po kasi, 2 years ka na nakatenga sa bahay. Walang nangyayari sa buhay kasi hindi ka pwede bumalik sa opisina. Tapos yung magbabiyahe ka pa, mahirap magbiyahe. Kasi ngayon, COVID ang kalaban mo. Kung kailangan mo talaga may gawin ako sa sarili ko, na hindi pwedeng nandito ka lang at age of 33. Sabi ko, may tinapos ka naman, you have to do something for yourself. Tapos nakita ko nga yung mga testimonial yan sa YouTube. Tapos I have to check as well. Sabi ko, kaya ko to. Gagawin ko to. So yun, nag-enroll nga ako. Gusto kong makatulong din sa family ko. At the same time, being a single mom, lumalaki yung anak ko. Gusto ko, we have savings para sa future. Sure nga, tsaka yung sa sarili mo din na confident na sa sarili mo na nagagawa mo to. Nagsisearch ka na paano kakikita online or mga online jobs. Meron ka nang tinry before Facebook ads? Nauna po ako dun sa mga like 350 pesos, 400, nasa 1,000 mga online din po, like mga social media management, copywriting. Sabi ko, ang lawak. So, I have to niche down. Then, I approach nga po yung dalawang tao. Naging estudyante nila, sabi nila, go for it. Sobrang worth it. Nag-decide agad ako.
Pero ang layuhan, mga 300 pesos na price nung aking paid online course. Siyempre, ang hirap mag-decide, diba? Nung nakita ko po na intensive, sabi ko, ay, sige, enrollan ko to. Kasi parang kulang eh sa mga social media management, mga copywriting. Parang may something na hindi ko kayang, parang may mali or may kulang. So sabi ko, intensive, go ako dito. Sa viewers natin, sa mga kapanood nito, disclaimer, hindi required na mag-enroll kayo sa aking paid online course. Para makapag-aral kayo ng Facebook advertising, you can start dun sa mga free courses, mga free resources sa Google, YouTube, Facebook, Blueprint. Nung nag-enroll ka na, Elms, kumusta yung learning experience mo? 1 week eksakto po nung natapos ko siya isang pasar. Po, in-skip ko po kasi yung part ng Facebook. Pero binasa ko rin po siya eventually after nung the whole na klase. So, nasayahan po ako kasi ito po yung hinaharap ko. Yan po yung gusto kong malaman. Kasi ang sarap ng step-by-step na learning talaga. Sa una, hindi mo maintindihan kasi bago pa sa pandinig mo, bago sa paningin mo. Hanggang sa eventually, step-by-step, matututunan mo siya. Ah, ganito pala siya. Ah. Habang hinaharap mo siya, i-apply mo rin siya para mas more familiarize ka dun sa settings ng trabaho. So, in 7 days, natapos mo yung course? Opo. Pero inulit ko pa rin po siya. Like, minsan may araw na na-explore mo yung ads manager. Parang makalimutan ko ito. So, babalik ko sa lesson. Nice. Yung Facebook group natin, kumusta naman? Sobrang approachable po. Marami ka matututunan. Dapat matutunan mo yung notification, mag-alert ka. Kasi gusto mo sundan yung mga thread. And also, it helps for you na yung mga new learnings. For example, I'm batch 3.9 po kasi. So, yung mga sumunod na batches na may mga tanong, why don't you help out? Mag-reply ka, mag-comment ka. Lalo na if you have already experienced ka rin po. Okay. Sobrang ang ganda ng group. Nice. After mo mag-aral, paano mo hinanap yung mga clients mo? Dun sa part-time ko, through Upwork po, ang hinahanap lang po niya is to set up Pixel ID. So, yun po yung kung bakit nga ako hinahar. And eventually, hinahar niya ako sa media buyer. Although, yun po is 5 hours maximum for 1 week. So, at least 1 hour a day. Mm-hmm. Pero, dun po na-boost din yung confidence mo na gumawa at mag-explore talaga. And i-apply yung mga inaral mo po. And then, dun sa Facebook group po natin, one of your students as well, nag-post na they're hiring. Dito po sa full-time job ko, first 6 Filipinos po kami and 4 po kami ay estudyante po nila. Nice na. Helpful pala talaga ang group, no? Sobra Pero po. Pero kumusta yung hiring process, yung mga interviews, marami ka bang mga failed interviews? Madami po. There are times na may tatanong sa akin na nabablanko ako. So, after na interview, alam mo sa sarili mo na, ay, hindi ako pasado. So, babalikan mo yung course na yun, yung topic na yun. But there are sometimes po sa Upwork, kahit chat lang, na a-accept ka. Kasi alam mo kung paano o yung proseso nung Facebook advertising. Tapos through chat, tatanungin ka nila if you know how to do this. Tapos sabihin mo, paano mo i-approach? Paano i-apply yung trabaho? Parang 10 to 15 minutes chat lang, ma-hire ka na agad. Although yun po ay parang 2 to 3 weeks job lang. Pero it's still, you apply kung ano po yung pinaram namin. Ganun. Pero yung bago ka magkaroon ng client, nag-struggle ka? Nag-struggle po ako from aralin ko siya ng end of May, coaching session ng June, July, August, for 2 months na parang naano ko sa sarili ko na, ay, bakit ganun, wala pa akong client. And then sa kakapanood ng mga live niyo rin po, shared sa group natin na you have to do something for yourself, hindi yung client na lalapit sa'yo. Ikaw ang gumawa para sa sarili mo. So, yun, inayos ko po yung mga profile ko, inayos ko yung portfolio ko, yung resume ko. Kung paano nyo po kami tinuruan, inire-apply ko po siya. Ayun, nagkaroon po na bunga. Ilan ba yung client na hinahandle mo ngayon, Ems? Currently po, sa part-time ko po, meron po akong 3. Yun naman po, walang time tracker, kaya anytime po. Let's say, 30 minutes to 1 hour sa bawat isa na po yun. Sa 3 po yun, ako po mismo yung nagagawa ng ads from scratch to end, taga-monitor. Also helping them out sa creatives. Even nag-tweak din po ako ng ad copy kasi yung nakapag-copyright po naman po ako kahit paano. And then sa full-time job po namin, taga-monitor po kami. Hindi rin po easy kasi you have to know the metrics.
which na itinuro po ninyo, you have to know yung metrics para mag-kill lang isang ads. Nice. Yung tatlong part-time, walang time tracker? Wala po. Merong it's limit siya na working hours sa so 1 week? Yung isa po doon, there is a tracker, pero yung dalawa po, fixed rate, so walang time tracker. Tapos yung full-time mo, may tracker? May tracker, opo, may tracker po ka. Okay naman sa'yo. Sobrang okay. Easy job. Kasi, yun nga, mag-monitor ka. Being a single mom, nakakapag-kasikaso ka ng anak mo, nandito ka sa bahay, nakakapag-hugas ka ng plato, nakakapag-slaba ka pa, parang gano'n. Yeah. Sobrang easy na trabaho ko sa akin. So, ano naman yung mga challenges mo as a Facebook media buyer? As a Facebook media buyer, kailangan mong aralin kung ano yung business ni client. Kailangan mong malaman yung step-by-step on how you present then, like reporting. After mo ma-run yung ads, you have 7 days para ma-provide kay client yung result, bakit ito, yung naging outcome, budgeting, and all that stuff. Kaya dapat talaga alam mo siya from the scratch hanggang sa pag-report. And at the same time, other challenges po siguro is yung pagwala ng result na magandang naibibigay or na ma-i-present kay client. Hindi mo kailangang inventuhin yung mga bibigay mo, provide mo sa kanyang resulta kasi andun na mismo eh, hindi nagsisinungaling ang ads mo. Yes. Kailangan mo lang i-present ngayon ang bibigay mo sa kanya, ano pa yung pwede mong offer, ano yung dapat mo pang gawin para hindi na mangyari ulit yung ganong paano na resulta. But did Facebook advertising create an impact on your life now, Ants? Kung meron ba? Meron po, sobra po, Coach. Bilis naman pangyayari. Nung una nabagalan ako sa 2 months na walang client, pero oras na magka-client ka. Ang bilis naman pangyayari. Currently po, Coach, nakapag-provide na po, nakabili na ako ng laptop. Tapos po, nakapag-install ako ng internet na 35 Mbps. Yung ganun pong maliliit na bagay na nangyayari sa akin, sobrang laki na po yun. Kung dati po, Coach, pikit mata kong bibili ng t-shirt na 300. Ngayon po, kaya kong bumili ng worth 2,000 na damit. Na ang sarap sa pakiramdam ko. Nakakatulong ako sa pamilya ko. Kahit pa ano, unti-unti yung po yung savings na gusto kong mangyari para sa anak ko. Sobrang laki ng impact. Kahit po, hindi pa ganun kalaki yung sahod ko compared dun sa iba. Pero nakikita ko po, pupunta rin ako sa ganun. Pero sabi mo kanina, ang sinasahod mo sa call center, oo, 10 to 12,000. Ngayon? In total po, roughly 40 to 45,000. Nice. Yes. Nakakatawa naman. Pero parang higit sa lahat, yung kasama mo yung anak mo, no? Yung family mo. Yun po yung masarap talaga doon. Andito ka sa bahay, may time management ako para sa trabaho at para sa pamilya ko at sa anak. At saka na-eliminate yung time travel, di ba? Travel time. Antok na antok na hindi ka pa makauwi. Siyempre ngayon, dahil meron na naman tayong bagong variant and tumataas na naman talaga yung cases ng COVID. Parang ngayon, ang dami na naman na gustong subukan itong online job. Meron ka bang mga tips na maibibigay para sa ating mga aspiring online freelancers? Huwag kayong matatakot na sumuko. Kasi hindi mo malalaman kung anong posibleng mangyari sa'yo kung hindi mo itatry. One step at a time. Hindi porket nag-enroll ka ngayon to any online freelancing courses, kaagad malalaman mo. Kailangan mong aralin. Para lang din tayong nag-enroll sa isang campus na sa isang semester, aaralin mo siya, hindi agad or na mismo ma-apply kasi kailangan mag-graduate. So, one step at a time. Kung ano yung goal mo sa buhay, mag-focus ka doon. Last. Message for the mentor, Ems. Yes, po. Coach, sobra-sobra ako nagpapasalamat. Lagi kita pray kasi blessing ka sa akin. Not just for me, sa anak ko at sa family ko. Kasi kung hindi kita nakilala, kung hindi ako nag-enroll sa'yo, hindi ko malalaman yung gantong trabaho. Sobrang nakaka-inspire talaga lahat ng success story ng mga kapwa ko, estudyante mo. Kasi hindi ka may inggit, kundi may inspire ka ng sobra na andito ako, in-aim ko to. Bakit hindi ko i-aim yung iba na nagawa din nila. Na ibig sabihin, it can happen talaga. Kaya sobrang salamat po and more blessings to you, Coach. I love you. Thank you, Ems. Congrats.